akala kasi nung iba na okay ako. Pero... Welcome back to my channel! It's Angel, so if you're new here, please do subscribe and hit the notification bell so that you'll be notified every time I post a new video. So for today's video, ang magiging topic natin for today ay medyo sensitive lang siya kasi syempre, it's all about our mental issues, our mental health, and also my insecurities. Kasi hindi naman lahat ng tao is may perfect na life. Syempre, meron din tayong mga insecurities sa buhay. And lalo na ako. So, kung gusto nyo malaman at kung gusto nyo makisali sa akin chit-chat with me, just keep on watching! So, ayun, hindi ko alam kung paano mag-start kasi nahihiya talaga ako mag-open up kasi syempre, wala, ganun talaga ako. Nahiya talaga mag-open up about sa mga insecurities ko. So, syempre, alam ko naman may mag-judge na iba. And alam ko naman na meron din ako magiging karamay sa aking mga insecurities na to. And dati, minor lang naman siya na insecurities. Pero ngayon is parang lumalala na. And tuwing gabi, parang overthink ko siya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Something like that. And ayun, gusto ko lang i-share sa inyo. Hindi para magkaroon ng content, kundi para malaman ninyo na hindi kayo nag-iisa. Andito ako, guys. So, ayun. Syempre, insecure din ako sa mga tao na kumpleto yung family, ganun. Hindi ko to ina-open up sa iba. Ay, ina-open up ko pala to sa mga close friends ko, sa mga tao mapagkakatiwalaan ko, and ayun, sobrang naluloko talaga ako kapag may mga nakita akong family na hindi nakatulad sa amin ngayon na kulang na ganun, parang hindi ko alam kung paano ko gagawin yung bagay na to pag walang support sa mother, syempre. Kasi si mama noon, siya talaga yung naging strength ko. Tsaka siya yung lagi iniisip ko para magkaroon ako ng confidence na gawin yung mga bagay na gusto ko. Pero ngayon, ang kinukuha ko lang ng support is yung sarili ko. Kasi naniniwala ko na kaya ko, and alam ko na meron mga pamilya pa rin na sumusuporta pa rin sa akin kahit wala na si mama. Pero ayun nga, hindi ko pa rin talaga maiwasan na bakit, magtanong sa sarili ko na bakit kami, bakit hindi yung mga tao na nagnanakaw, ganun, na yun na lang yung mawala. Syempre, hindi ko rin talaga maisipan na ganun yung sabihin. Pero syempre, alam ko na may plano si Lord. Pero alam mo yun, hindi mo talaga maiiwasan na umiyak tuwing gabi, lalo na kapag iniisip mo yung future, nag-aalala ka, natatakot ka na baka in the future hindi matupad lahat ng mga pangarap mo. Pero syempre, alam ko naman na lahat ng mga ginagawa natin is magpa-paid off din yan in the end. And alam ko na itong mga luha na iniiyak ko tuwing gabi is magiging kabaliktaran to, sana makakabaliktaran mga iniisip ko. And syempre, na insecure din ako, lalo sa boses ko. Na minsan akala nila galit daw ako, pero hindi po talaga ako galit. Ganito lang po talaga boses ko, sobrang buo. And akala nila nakasimangot ako, pero hindi po ako nakasimangot. Sadyang, ganito lang talaga ako pinanganak. Sadyang, ganyan lang. Yan na talaga mukha ko pag wala akong makausap or tahimik lang ako. Pero hindi ako simangot at saka hindi din ako gaano ka Isabela. Kaya naingit din ako sa mga tao na sweet yung boses, tapos ang amo ng mukha, samantalang ako parang laging galit, laging may kaaway, ganun. Iniisip ko na bakit kami, nag-aayos naman kami ng pag-aaral, pero parang lalo pa kami pinahihirapan. Sabi ko na, kailangan ko na ba isuko or lalabang pa ba ako? Di ko alam kung sana abot tong mga overthink ko kasi kadalasan sobrang negative. Kaya ganito yung background ko, yung white tsaka black, kasi this is the positive and also the negative. Para naman mag-gets nyo kung ano magiging topic natin for today. And ayun, syempre hindi natin may iwasan na mahirapan
sa mga bagay-bagay, lalo na kapag iniisip natin sila lalo. Ako kadalas sa iniiyak ko na, sabi ko, sisisi ko talaga sarili ko na sana gayto lang ginawa ko dati. E di sana kasi naging masaya man lang si mama. Sana, alam mo yun, sobrang sensitive ako sa mga kwento about sa family, ganun. Parang, minsan nga natutrauma na din ako na baka mamaya yung mga malalapit na tao sa buhay ko is mawala. Or iwan ako, ganun. Parang natatakot talaga ako na baka kung ano mangyari in the future, baka hindi matupad lahat ng mga gusto kong gawin. Sobrang insecure ako sa mga tao na ayun, na-achieve na nila yung pangarap nila. Samantalang ako, ito pa rin. Andito pa rin. Wala pa rin na accomplish, ganun. And minsan iniisip ko talaga na parang disappointment lang ako. Pero ayun, sa isip ko lang siguro yun. And naghihingi lang ako ng mga syempre advices sa mga tao na makapagpalakas sa loob ko para maging positive yung utak ko kasi kadalasan sobrang hirap talaga lumaban, lalo na kapag feeling mo na ikaw na lang mag-isa. Pero iniisip ko rin na yung iba nga na natutupad din yung mga pangarap na sa sobrang hirap ng ginagawa nila, sobrang hirap din ng mga pinagdadaan nila, paano pa kaya ako, diba? So ayun, hindi ko alam kung paano i-cope yung mga insecurities ko, pero lagi ko iniisip na iba-iba tayo ng mga tadhana, iba-iba yung mga ginagawa ni Lord para sa atin. Iba yung landas na ibibigay ni Lord para sa atin. And alam ko na sooner or later, baka pagagising ko na lang, andyan dyan na siya. And ayun, ayoko umiyak. Walang iyak. Gusto ko lang mag-share sa inyo na yun nga, insecure talaga ako sa kung anong meron yung iba. Like, hindi ko talaga may iwasan na i-compare sarili ko sa ibang tao kasi kung nakikita ko, wow, masaya naman ang family naman ito. Sana naging ganyan kami ngayon kasi dati ganun kami. Tapos ngayon, wala na. Hindi ko na alam kung anong nangyayari in the future. Hindi ko talaga inisip yung future eh. Lalo na natatakot din ako na baka mamaya i-judge ako ng ibang tao sa mga ginagawa ko. Lalo dito sa itong ginagawa ko ngayon. Pag-vlog, and gusto ko lang naman ng support, and sobrang thank you ako sa mga malapit sa akin na sinusuportahan nila ako. And ayun, lagi na sinasabi sa akin na ipagpatuloy ko lang daw to, wag daw ako sumuko kasi yun nga, alam nila na matutupad lahat ang pangarap ko. And sana in God's timing nangyari talaga lahat ng yun. And ayun, sobrang pa rin naman ako happy kasi nakapag-aral pa rin kami, may mga tao na nagpapasaya sa amin, also may mga tao na binibigyan kami ng advice na gawin yung mga bagay na ganito. And syempre, mahirap talaga na tumayo sa sariling paa na wala na talaga yung gigising sa'yo tuming umaga. Happy birthday, ate, happy birthday. Sabi, oh, kain na kayo, ganyan. Tara, simba tayo. Wala na yung miss ko. Ko lang talaga si mama ko. Akala kasi nung iba na okay ako, pero papagod din ako. Pero syempre, lalaban tayo. Hindi tayo pinalaki ng ating mga magulang na sumusuko sa buhay. Challenge lang to. And, walang,
walang binigay na challenges si Lord na hindi natin kayang gawin. Kaya sa mga babalak na magano'n, wag talaga kasi hindi yan magandang solution, guys. I-open up nyo sa mga kaibigan or family nyo or kay Lord yung mga gusto nyo sabihin na sobrang sakit na para mailabas nyo sila. Emotion. So, ayun. Wala, gusto ko lang i-share sa inyo kasi sobrang bigat na. Sobrang bigat na dito eh. And sana in the future, lahat mga insecurities ko mawala na. Nahihirap pa na kasi ako, pero syempre, lalaban tayo. Wala, susuko, syempre. We are child of God na hindi dapat sumuko sa buhay. Kaya nga kahit na napapadalas lang, paminsan-minsan ako nagsisimba. Pero every time na nalulungkot ako, nagdadasal talaga ako. Ang hirap. Pero ayun nga, huwag na huwag kayong papapekto sa negatives. Isipin nyo lang lagi na nangyari ito dahil may purpose. At kung hindi man yun yung gusto ni Lord para sa'yo at yun yung gusto mo para sa sarili mo, hintayin mo lang talaga yung tamang timing para sa'yo. Para malaman mo in the future, yun na talaga yung magiging kasiyahan mo, diba? At mga paghihirap mo, biglang magpa-paid off yan. Kaya huwag kang susuko. At saka, ang lagi natin sa isip, diba, pagka nag-overthink tayo na, tayo na lang mag-isa, pero hindi. Hindi pala tayo nag-iisa. Ganun ako eh, kapag nag-overthink, tapos marirealize ko na ginawa siguro ni Lord, ginawa siguro niya si Mami kasi may gusto siyang iparealize sa amin. Kaya, ayun. Kaya, eto, nagagawa ko ito pag vlog kasi ito yung gusto ng Mami namin. Tapos, gumigising natin kami na maaga kasi yung gusto ni Mami. Pero ayun nga, ang pangit lang kasi wala na si Mami. Ay, wala na siyempre yung tao na ayun, sasabihin kami, alam yung nararamdaman namin kung malungkot kami or may problema, pagod kami, something ganun. Kaya ayun, gusto ko lang mag-open up sa inyo kasi kadalasan nabablock ko na din ako sa mga pinagagagawa ko na parang hindi ko na-feel. Pero gusto ko pa rin bumalik sa kung paano ko nagsimula para ma-accomplish ko yung mga bagay na gusto ni Mami para sa amin, para sa future namin. Syempre, gusto din naman ni Mami na maging okay yung pag-aaral namin, hindi kami mag-fail and maging successful kami paglaki. So, yung mga insecurities na yun, ayoko na isipin. Ayoko na di-compare yung sarili ko, pero syempre, di pa rin may iwasan na hindi i-compare kasi sobrang hirap talaga. Pero kailangan pa natin lumaban. Okay lang yan. Okay lang yan. Walang susuko. No, walang susuko. And then, ayoko na mag-emotional. So, ayun lang yung mga sinabi ko. Yun lang yung mga nasa isip ko ngayon. And sana makatulong ako sa inyo kung kayo ay nalulungkot. Huwag kayong magbabalak kung ano-anong mga masasamang gawin kasi mas maganda na i-open nyo yan sa mga tao pinagkakatiwalaan nyo. Kung wala kayong pinagkakatiwalaan mga tao, dyan naman si Lord na pwede mo mapagsabihan para mailabas mo lang yung hinanakit mo dito. So that's it. I hope you enjoy watching this video and if you did, don't forget to give it a big thumbs up and subscribe to my YouTube channel. At magsabi pa kayo ng ibang mga content na gusto nyo gawin ko on Thursday. So I'll see you guys on my next video. Bye!